balance mga kapal, ipapakita ko na sa inyo. Ayan na, ayan na, ayan na. Hello mga kabaryo, welcome back again sa ating channel Peace, Love and Be Humble mga kabaryo. So sa video natin ngayon sasamahan ko yung nanay ko. Pupunta kami ng Jensan, General Santos City para mag shopping. Sana all magsa-shopping, joke lang yun mga kabaryo. Sasamahan ko yung nanay ko, pupunta kami ng Jensan. Magbabayad kami sa ospital mga kabaryo dahil kailangan namin magbayad ngayong buwan, month of March mga kabaryo, dahil isa sa mga kondisyonis ng ospital, kaya kami nakalabas last year, binigyan nila kami ng 18 months na palugit para magbayad mga kabaryo. So dapat every month magbabayad kami ng hindi bababa sa 10,000 pesos mga kabaryo. So kailangan nyo magbayad ngayong month of March. Sasamahan ko siya, syempre. Kailangan din namin pa-fill up to sa doktor niya, sa physician niya mga kabaryo, itong disability claim application ng SS. So sayang to mga kabaryo, may makukuha siyang benefits every month. So kung sa Ilunggo pa mga kabaryo, yadi pa. Yadi pa mga kabaryo. So kailangan namin pa-fill up to sa doktor niya, kaya sasamahan ko yung nanay ko. Ayan mga kabaryo, biyahe na kami sa Jensan. Tara na! Magandang Jensan. Pupunta na kami ng ospital ng nanay ko mga kabaryo. Mauna muna kami dito sa Medical Plaza para papilapan yung disability benefits ng kapatid ko, SS disability. Yan, mamayang 3:30 pa yung dating ng doktor. So hindi pa mapapilapan namin yung form ng kapatid ko ito. Ito mga kapatid. Yan. Ito yung form na papilapan namin si doktor na nag-attend sa kanya, yung physician niya. So kailangan naming papilapan to kasi sayang yung makukuha niyang benefits kada buwan sa SS disability claim. Yan mga kabaryo. So babalikan namin mamaya hapon. Unahin muna namin magbayad ng hospital bill mga kabaryo. Yan, matagal-tagal din akong hindi nakakabalik dito sa hospital simula nung na-accidente yung kapatid ko mga kabaryo. So August 6 to 2020 siya na-accidente, ano na ngayon March. So mahigit 7 buwan na akong din nakabalik dito. Ngayon na ako nakabalik ulit. Namahan ko lang yung nanay ko para magbayad ng aming buwan ng bayad sa hospital mga kabaryo. So yun, magbabayad na kami ng hospital bill para hindi kami mapinalti ng 3% interest. Sayang din naman yun, pag di kami makabayad may penalty na 3%. So yun, makakahinga na kami ng maluwag na yung buwan ng March. Yung next month naman ang problemahin namin, buwan ng April. Maghahanap naman kami kung saan kami makakahanap ng hinga ng tulong. I hope makahingi kami ng tulong sa Governor Office kay Governor Reynaldo Tamayo, yung butihing gobernador namin dito sa South Cabato mga kapatid. Yan.
mga kabaryo. Nandito kami ngayon sa medical records ng ospital. Kasi kailangan namin humingi ng mga medical certificate. Tung Ugo 6, 2020, sir. Ngayon mga kabaryo, ngayon kinustab. Babalikan namin mamaya mga 3:30 mga kabaryo. Kailangan kasi namin ng mga updated na medical records mga kabaryo, para yun kasi yung hinihingi ng government, yung mga updated na medical records para makahingi kami ng assistance sa kanila mga kabaryo sa government. Naalala kong daanan na ito mga kabaryo, papunta ito sa tawag dun, ICU. Sobrang bumalik sa akin yung moment na yun, nag-flashback sa akin yung moment na ICU yung kapatid ko mga kabaryo. Tingnan natin, isatahin natin. Ito yung daanan pa ICU eh. Yun, nakita yun sa dulo mga kabaryo, yun yung ICU. Yan mga kabaryo, nandito kami ngayon sa billing section. Ayan na yung nanay ko, yung nakasol. Magbabayad na siya ng monthly bill namin. So hindi bababa sa 10,000 yung dapat bayaran namin kada buwan. Mga kabaryo, ay nako buhay. Pero kaya yan mga kabaryo. In God we trust, in God we trust. Yun na, binigay na ng nanay ko yung 10,000. So yun mga kabaryo, kailangan namin magbayad every month. Hindi bababa sa 10,000. Kasi kapag hindi kami nakabayad, may interest na 3%. So isa dun sa mga conditionis ng hospital, kaya nakalabas kami last year. Pag hindi kami makabayad sa loob ng 18 months na palugit, baka makuha lang yung titulo ng lupa na kinalateral namin dito sa hospital. Eh, hindi naman amin yung lupa mga kabaryo. Pinahiram lang ng lola ko yun, kapatid ng lola ko. So nakakahiya naman pag makuha ng hospital yun. Diba mga kabaryo, kaya yun. Kailangan taga namin bayaran kada buwan. Kasi pag hindi, masusubasta yung titulo ng lupa ng lola. Hintayin na natin yung nanay ko. Nandito siya nagbabayad ng bill. So tignan natin namaya kung magkano na lang yung remaining balance namin mga kabaryo. Balance namin dito sa hospital kasi isa rin yun sa mga requirements na hinihingi ng government. Kailangan updated mga kabaryo, so hihingi kami ng bali 3 piraso, 3 pieces na updated na balance sa hospital mga kabaryo. So hintayin na natin yung nanay ko. Yan na, nakabayad na kami ng month of March. Sa April na naman ang problema. Sa April na naman ang problema ni Mira Luna Pilisiga. Mamroblema naman kami kung hindi kami makuha sa April. Mamayang hapon ang ospital. Punta muna kami sa bahay ng lola ko. Punta muna kami sa bahay ng lola ko. Tinutuluyan namin nung hospital yung kapatid ko mga kabaryo. Balikan mo na namin mayang hapon. Yan, papunta na kami ngayon sa bahay ni Lola, Nene. Patagal-tagal din kami hindi nakabalik dito eh. Dito yung tinutuluyan namin nung hospital yung kapatid ko mga kabaryo. So sobrang laking tulong din yung
bahay ni Lula Nene. Sa madami rin silang natulong sa amin dahil sila yung naghatid ng pagkain namin araw-araw dun sa ospital. Umaga, tanghali, hapon. Ano mga? Si Lula Nene at yung pamilya yung naghatid. So shout out kay Ate Malin at kay Kuya Obi. Hindi ito yung lugar mo? Norway. Norway, yan. Shout out kay Ate Malin at kay Kuya Orwe sa Norway. Obi sa Norway. Mag-ingat kayo dyan, Ate Malin. Dito naman kami sa bahay ninyo pupunta. Kasi mag alas 3 ng hapon kami babalik sa ospital eh. Yan. Tagal-tagal din kami hindi nakabalik dito sa bahay. Yan, ito na yung bahay ni Lola Nene. Ayo! Ayo! Te! Yan. Ito ng bahay ni Lola Nene. Yan, tatambay muna kami dito sa bahay ni Lola. Babalik kami ng ospital mamaya mga 3:30 PM. Kukunin namin yung updated na medical records ng kapatid ko, mga baryo. Tsaka yung papilapan namin yung disability claim sa doktor na nag-assist sa kanya. Kasi sayang yun, mga baryo eh. So tatambay muna kami dito sa bahay ng Lola Nene. So nandito na yung updated na balance namin sa ospital. Magkano na lang kaya? Nakakaba. Magkano na lang kaya? Balance mga kapatid, papakita ko na sa inyo. Yan na. Ting. Ah. Malaki-laki pa yung balance mga kabaryo. Sobrang laki pa, so okay lang yan. Think positive mga kabaryo, think positive. Always think positive and hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Lagi siyang nandyan, gagabay sa amin. So keep the faith lang always kay God. God will make a way. Yun mga kabaryo. God will find the way. Yan. God will make a way. Diyan, knock knock. Who's there? God will make a way. God will make a way who? God will make a way up on the heaven. We're going for the pain. Oh my sleeping child, the world's so wild, but you build your own paradise. That's one reason why I'm covering you, sleeping child. And wale. God will make a way up on the heaven. Walay mga kapatid, walay. Yan. Always think positive lang tayo mga kapatid. Kasi pag-iisipin natin yung problema, masa-stress lang tayo. Always think positive lang. Kaya yan. Mahanap din kami ng paraan. Hindi kami babayaan ng Panginoon. At naniniwala ko dun. Naniniwala ko dun. Time will come. Matatapos din tong problema namin mga kapatid. Kami ng tampakan. Nakabalik lang namin sa ospital. So, nadismaya kami mga kabaryo dahil hindi namin nakuha yung disability. Babalikan daw namin sa susunod na linggo yung disability. So, nadismaya kami mga kabaryo. Pero okay lang yan mga kabaryo. Ang importante, kami ng tampakan. Nadismaya kami kasi hindi namin nakuha yung SS disability. Hindi na papirmahan ni doktor. Babalikan daw namin sa susunod na linggo mga kabaryo. Pero okay lang yon. Yun, ang importante, nakabayad kami ng ospital ngayong March. Month of March. Yung problema ay naman ni Mira Luna. Month of April. Kung saan naman kukuha si Mira Luna, Felicelda, ng pambayad sa month of April. Sana makakuha kami kay Gov. No? Kay Governor Tamayo, sana makahingi kami ng tawag doon, tulong, assistance. Wala niya, tama si doktor, pero wala. Kami na kami ng nanay sa bahay ng Nampakan. Safe travel para sa amin. So maraming salamat sa lahat ng nanood. Ang kapupulutan ng aral natin sa video na ginawa ko is kahit anumang problemang dumating sa ating buhay, huwag tayong susuko. Laging may Diyos na nagagabay sa atin. Uwis na tayo mag-pray sa Kanya. God will make a way.
mga kabaryo. So kahit anong problema yan, huwag tayong susuko mga kabaryo. So yun yung leksyon na matutunan natin sa ginawa kong video mga kabaryo. Kahit ako, hindi ako sumusuko. Always think positive lang tayo mga kabaryo. So maraming maraming salamat mga kabaryo. Pag-subscribe at pagtangkilik sa ating munting kanan. Peace, love, and be humble always mga kabaryo. God bless.